Opo, tulad ng higit 1 milyong kababayan natin, nag-positive din ako sa COVID. Magandang araw po, magkapit pandasal muna tayo. Ako po si Father Nono. Marso yon nung may kasamaan kaming pare na namatay sa COVID. Kaya lahat kami sa aming komunidad ay pinaswab test. At siyam ang positibo sa COVID-19 virus. Kasama na ang inyong lingkod. Halo-halo ang pakiramdam ng may COVID. Una, gulat ka. Di ka makapaniwala. Maingat ka naman, pero bakit ka nagpositibo? Totoo ba ito? Ako ba ito? Bakit ako? Ikalawa, takot. Takot dahil diretsuhin na natin. Maaring lumala ang kalagayan mo at ikaw ay mamatay. Mag-aapat na milyon na ang namatay ng COVID. May dahilan kang matakot. Ikatlo, naroon din ang lungkot. Lungkot na mawawalay ka sa mga kaibigan o kamag-anak. Lungkot sa pag-iisa. Maraming makikiramay sa iyo pero katawan mo yan, buhay mo yan, laban mo yan. Sa huli, sa gitna ng nagtatagisang mga damdaming ito, sa harap ng hindi matanaw na bukas, tanging Diyos ang kakapitan mo, ang kasakasama mo, ang iiyakan mo. Naalala ko po ang sinabi ni Pope Francis noong dumalaw siya sa atin at tinanong siya ng isang hospital chaplain. Ano po kaya ang masasabi niyo sa mga pasyente namin sa PGH? Pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan, sabi ni Pope Francis, sabihin mo sa kanila, nakikita sila ng Diyos sa kanilang paghihirap. At ang nakikita ng Diyos sa kanila ay ang kanyang anak na pinako sa krus at basag-basag duguan ang katawan. Kaya't sa mga kababayan po na naghihirap ng dahil sa COVID, sa lahat ng may sakit, nakikita, naririnig kayo ng Diyos at sinasamahan tulad ng pagsama niya noon sa kanyang anak sa hirap at sakit nito sa ibabaw ng krus. Amen.